sa'yong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan? Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinadaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawid, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa.
sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung mananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan. At di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Ngayon may pinaraanan pa niya ang dalawang araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sabihin sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niya ang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Martha na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, "Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya."
Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Maria, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tignan ninyo. Tumangis si Jesus habang sinabi ng mga Hudyo, talaga mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus. Pagdating sa libingan, ito yung ngib na natakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makakakita ka, may makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinininig mo ako. Alam kong lagi akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupulutan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin sa linggohong ito ay pinagdinilayan ho natin na si Lazaro, isang kaibigan ni Jesus, ay namatay. At nung pumunta ho si Jesus sa bayan, si Martha tinanong agad, Panginoon, kung nandito sana kayo, hindi sana siya namatay. Minsan, tayo mga Kristiyano, pag tingin natin na nawawalan tayo ng pag-asa, nagdadalamhati, ang una nating tinatanong si ang Diyos. Sa Kanya tayo binubuhos natin yung loob ng damdamin natin. Binubuhos natin sa Diyos ang laman ng puso natin. Tulad ni Martha ho, binuhos niya ang laman ng puso niya. Binuksan niya at naging totoo sa harapan ni Jesus. Kaya maganda ho sa atin bilang mga Kristiyano na maging totoo sa harap ng Diyos. Hindi natin kailangan no, na pagkausap natin ng Diyos na best foot forward tayo. Lumapit tayo sa Diyos kung sino tayo.
Lumapit tayo sa Diyos nang may buong katotohanan sa atin. Walang maskara. Walang tinatago sa Diyos. Buong lumalapit sa Kanya. Minsan nga ho, maganda rin no, sa ating panalangin na meron tayong unfiltered conversations with God. Lalo na sa panahon ho ngayon, nauso ho ang filter. Pinapaganda ang lahat ng bagay. Pinapaganda ho at pini-facelift ho yung filter, yun na ho ang ginagawa. Sana ho, pag nagdasal tayo, wala hong filter. Let us approach and talk to the Lord with whole honesty and truthfulness. Hindi ho kaya natin kailangan magpaganda sa harap ng Diyos o magmukhang mabuti sa harap ng Diyos. Talk to God with sincerity of heart. Ito po yung conversation ni Martha kay Jesus. She talked to the Lord with sincerity of heart. Totoo. Kaya sana po ito po yung unang growth moment natin sa ating pagtahak sa panahon ng Kwaresma ay nagiging sincere tayo sa Diyos. Binubuksan natin sa Diyos kahit ang hinagpis natin. Binubuksan natin sa Diyos kahit ang mga sakit natin. Pero ho, ang Diyos, sa kabila ng pagbubukas natin ng puso, ay inaakay tayo. Kung ang conversations natin sa Diyos ay conversations kung saan nawawalan tayo ng pag-asa, ang Diyos ho ay laging may alok sa atin. Pag sinabi ho ni Jesus kay Martha, naniniwala ka ba sa muling pagkabuhay? Sagot ni Martha, opo, sa huling araw ho. At ang sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. Ang presensya ni Jesus ay nagbibigay pag-asa. Nagbibigay pag-asa sa kabila ng ating tanong. Nagbibigay pag-asa sa kabila ng ating pagkabalisa. Kaya ho, magandang paalala rin ho sa atin, kasunod po ng pagbubukas ng ating puso sa Panginoon, ay makita din po natin na ang Diyos ang pag-asa natin. Sa pong Jesus Nazareno, natin inilalagay ang ating pag-asa. Siya ang tunay na pag-asa natin. Kaya huwag mong ilagay sa anumang bagay ang pag-asa mo. Huwag mong ilagay sa mga material na bagay ang iyong pag-asa. Kasi madidisappoint ka lang. Ilagay natin sa Poong Jesus Nazareno ang ating pag-asa sapagkat siya naman talaga ang pag-asa natin. At ito ho yung nais dalhin ni tayo ng Diyos sa linggong ito na bilang mga nananalig sa Kanya ay buksan ang puso at maging totoo sa Kanya. To come to the Lord with unfiltered hearts and faces. Lumapit sa Kanya ng totoo. Pero maganda rin makita na siya din ang pag-asa natin bilang mga Kristiyano. Kaya ho, no, lumalapit tayo rito, pumupunta tayo dito, at nakakatiyak naman ako na walang umaalis,
sa presensya na malupong Jesus Nazareno na hindi itinatalaga ang buhay niya at pag-asa niya sa Kanya. Pumupunta rito dahil may pag-asa tayo sa Kanya. Kaya ho, sa ating paglalakbay ng panahon ito ng Kwaresma, na sa kabila ng mga akala natin impossible situations, tulad ho ng pagkamatay, akala ending na yun, wala na yun eh. Impossible, but the Lord made it possible. Posible ang lahat ng bagay sa taong may pag-asa sa Diyos. Kaya maganda rin po ito po'y baunin natin sa linggong ito na meron tayong pag-asa sa Diyos at laliman natin ang pag-asa natin sa Kanya. Sapagkat ho ang Diyos ay sa taong itinatalaga ang pag-asa sa Kanya, hindi hong uuwing luhaan. Wala hong umuuwing luhaan kung nilalagay natin ang pag-asa natin sa Panginoon. Hope in Christ makes all things possible. Kahit na ang mga sitwasyon na tila'y akala natin ay imposible. Kaya po, sa kwentong ito ng ebanghelyo natin ngayon, si Martha at si Lazaro na kalakbay natin sa linggong ito, si Martha na humarap sa Diyos ng totoo, walang filter. Bukas ang puso at loob niyang ibinuhos sa Diyos ang nilalaman ng kanyang damdamin. Come to the Lord as who you are. Lumapit sa Poong Jesus na Nazareno kung sino ka. Yung totoo mong itsura. Yung totoo mong pagkatao. Yung totoong ikaw. Lumapit ka sa Kanya. Buksan mo ang damdamin mo kay Jesus. At pangalawa, ang taong nagbubukas ng sarili sa Diyos, nakasusumpong ng pag-asa sa Kanya. Kahit na ang mga sitwasyon na akala natin o sa paningin natin ay imposible, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa taong may pag-asa. Kaya ho, sana ito po yung ating itaimtim sa puso natin, ang pag-asa natin sa Panginoong Jesus. Na sana sa gagawin nating mga gawain ito, sa panahong ito ng Kwaresma, hindi lamang po sana tayo nakatuon sa mga nakagawian o tila'y tradisyon. Pero ho, sana ang mas bigyang diin natin, hindi ho yung tradisyon, kundi ang mas bigyang diin natin at pansin ay ang ating debosyon. Sapagkat ang ating debosyon ay nagmumula at pinagkakaugatan ng ating pag-asa sa Kanya. Kaya tayo nagdidebosyon dahil may pag-asa tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo nananalig at kaya nating ilapag at isuko ang buhay natin sa Kanya. Yung tradisyon, paggawa lamang po yan eh. Outward observance po yan eh. Pero ang debosyon, yan po ang laman ng puso ng dawat deboto. Yan po ang laman ng bawat ng puso ng bawat isang nananalig sa Diyos ang ating debosyon sa Kanya. At yan po sana yung paitingin natin. Yan po yung palakasin natin. Ang ating debosyon sa Kanya. At ang tao may debosyon sa Diyos
ang taong may debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, siya ang pinagkakaugatan ng pag-asa niya. Sana po sa ating pagdiriwang at sa nalalapit na pagdiriwang na mga mahal na araw, dahil sa ating pag-asa, palalimin po natin ang debosyon natin sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat ng ating Ama. Ating itugon, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong simbahan, kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandi sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papapalapit sa mga mahal na araw sa aming pag-alaala sa ministeryong Paskwal ng iyong anak. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo, mga kapatid naming dukha, mga indigenous people at iba pang minorya. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayain mo ng muling pagkabuhay ang mahal naming yumao pagsapit ng takdang panahon. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tapat naming Ama, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong iyong anak at aming manunubos. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Ito'y inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya'y taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao, sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga paghiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inahanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. O ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangangaral. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Tayo ay dapat magdiwang sapagkat muling nabuhay ang kapatid mong namatay, nakabalik siyang tunay pagkatapos na mawalay. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Gawa ni Jesus
na putik sa mata ko ay ipinahid. Hinugasan ko ng tubig, kabulagan ko ay naalis. Sa Diyos ako ay nananalig, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bukal sa buhay na walang hanggan. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawagan na nadagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan din po ang lahat na wag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.